Dahil sa dami ng mga nagpapakuha ng litrato sa Lion's Head, matinding trapiko nararanasan sa Cannon Road. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, simula pa last week sa selebrasyon ng Pasko ay ramdam na ang traffic build-up dito sa lungsod ng Baguio. Pero ngayon, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay mas matindi ang traffic, especially sa part na ito ng Cannon Road. Galing pa sa Rizal ang grupo ng riders na ito na umakyat sa lungsod ng Baguio para mamasyal ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa pagdaan nila sa Cannon Road, kalbaryo ang matinding trapiko. Simula doon sa baba sa may tulay hanggang dito na po yung traffic. Mula naman sa Nueva Ecija ang pamilya Bala, matinding trapiko rin daw ang sumalubong sa kanila pag-akyat sa lungsod ng Pino. Ramdam talaga ang traffic, ma'am, nakakatibang nagaano dito sa may picture kay noon, picture, kaya traffic talaga, heavy traffic talaga. Ang itinuturong dahilan ng build-up ng sasakyan sa Cannon Road ay ang dami ng turista na nagpapakuha ng litrato sa Lion's Head sa Cannon Road. Dahil sa paghinto ng mga sasakyan sa Lion's Head, naapektuhan ng usad ng iba pang sasakyan, paakyat at pababa ng lungsod. Imagine mo, kung tatlong sasakyan ang sunod-sunod na nagwelta doon, it takes 3 minutes. Sabihin mo na, yung 3 minutes na yun, the volume of vehicles na gumagamit ng Cannon Road, talagang magkakabintat talaga yan. Kapali, umabot pa nga siya ng country to camp 6 na, 3 kilometer na yung pila ng sasakyan. Bilang hakbang ng Traffic Enforcement Unit at ng PNP para maiwasan yung matinding build-up ng traffic dito sa Cannon Road, ay naglagay na ng barrier sa gitna para maiwasan yung pag-U-turn ng mga sasakyan. Maging sa sentro ng kalakalan sa lungsod at sa mga pupasyalan, ramdam din ang matinding trapiko. Inaasahang mas titindi pang trapiko sa mga susunod na araw, lalo pat maraming inaasahang magbabakasyon sa lungsod para rito salubungin ng bagong taon. Panawagan ng PNP sa mga motorista na dumaan din sa Marcos Highway dahil maluwag at tuloy-tuloy ang usad ng sasakyan sa naturang kalsada. Joanne, ipakita ko lamang yung kasalukuyang sitwasyon dito sa may Camp 7 kung saan dun sa aking likuran lamang ay makikita nga yung Lion's Head na famous dito ngayon sa lungsod ng Baguio. Kung makikita mo, Joanne, sa mga oras nga na ito ay nagkakaroon na ng traffic build-up, especially yung paakyat sa lungsod ng Baguio. Actually, ayon sa PNP karaniwan na from 5 p.m. hanggang 9 p.m. ay talaga nagkakaroon niya ng traffic build-up. Sa mga oras nga na ito, ay napakarami pang mga turista nagpapapicture doon sa may Lion's Head. Kaya naman marami pa yung mga nakapark na sasakyan doon nga sa roadside parking. Well, anyway, marami namang mga force multipliers at mga PNP ang nagbabantay at nag-a-assist sa mga motorista para matiyak syempre na tuloy-tuloy pa rin yung usad ng mga sasakyan at maiwasan nga kahit papaano yung traffic build-up dito sa Cannon Road. Joanna? Jasmine, meron bang oras na inirekomenda na pwedeng magpa-picture lamang sa Lion's Head nang sa ganun nga'y maiwasan ang traffic? Alam mo, Joanne, wala. Actually, walang restrictions, walang limitations. Open 24 hours yung Lion's Head. So, pwede makapagpa-picture dyan 24 hours. Sabi ng mga nakausap natin na mga negosyante dito, talagang 24 hours may mga nagpapa-picture. Nag-start na o nagsisimula na yung traffic build-up alas 4 ng madaling araw dahil yan yung mga panahon na napakarami ng mga turistang umaakyat at dumadaan nga sa Lion's Head para makapagpa-picture. Kaya naman, talagang 24 hours din na may mga force multipliers at PNP na nag-a-assist dito sa lugar para matiyak na tuloy-tuloy nga yung traffic flow at maiwasan yung traffic build-up dito sa may Cannon Road, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.